Magandang araw po sa inyong lahat, kabayan. Alam po ninyo, sa napakahabang panahong pagtatanghal sa radyo at telebisyon ng ating palatuntunan, ay naitala ng ating alamin ang napakaraming paksa at talakayin sa larangan po ng paghahayupan, paghahalaman, pangisdaan at mga industriyang pangtahanan. At ito po ay batay sa ating po mga nagawang pakikipag-ugnayan, pakikipanayam, sa ating mga dalubhasa, sa mga magsasaka, sa ating po mga negosyante at marami pa nating mga kababayan sa larangan ng pananakahan at industriya. At ito po, kabayan, ay ukol sa kanilang ginagawang pagsasaliksik, pag-aaral, mga karanasan, mga payo, pananagumpay, at kasama na rin po dito at bahagi ang sarili at personal na karanasan ng ating palatuntunan, ating alamin. Kabayan, ang lahat ng kaalamang ito ay ating pong tinipon at pinagsama-sama sa pamamagitan po ng ating tinaguriang libro sa video ng saling kaalaman ng palatuntunan ng ating alamin. Kabayan, sana po ay mabigyan namin kayo ng kasiyahan sa pamamagitan ng mga kaalamang nabanggit at harinawa na kayo po ay magtagumpay sa inyong mga proyekto. Masaganang pagsubaybay, kabayan! Ito, kabayan, ay isang bahagi na ng negosyo sa pagtatanim ng paminta. Ang mga pinaugatang sanga ng plastic bag ay lalaki na batay na rin sa laki ng bag. At kung may ilang dahon ay maaari nang ilipat sa pamintahan pagkalipas ng 2 buwan. Itong pagtatanim nito sa mga distansya at mga cuttings na pananim, ay yan ang kailangan siyang una na pipiliin. Sa distansya po ba ano nagiging problema? Fortress ang kailangan talaga. Ang kailangan distansya? Sa mga itinatanim po naman ninyo? Sa seedlings po, ano po ang dapat niyo ipaalala? Sa seedlings, kailangan ay pipiliin mo yung mga matataba, maganda ang tubo. At yun ang kailangan ng mga itanim. Meron po sa aming mga nagtatanong din kung talagang kailangan daw po ng paminta ang pagdidilig o ng tubig. Kailangan din, pero ito ay dito sa aming barangay ay naaari ang magtanim nang walang tubig. Mm-hmm. Ang umpisa lang niyan, katulad kumbaga primero na itinatanim mo, primerong 1 taon, kung may lulugal iyong matubig sa pagdaan ng tag-araw para siya ay makaligtas sa 1 taong yon. At yon ay pag sa mga padalwa na at taas-taas na siya, matibay na, miski na hindi siya diligin. Sa 2 taon po? Wala po bang disgrasya naman na pwedeng pumasok dito sa habang ito po ay lumalaki pa lamang, halimbawa mga insekto o mga sakit? Meron na pumapasok din yan, pero hindi naman masyado. Katulad nung kung tawagin namin ay uok. Yun, ano po yung uok? Yung parang uod na uod na naroroon sa ilalim ng lupa na kumakain ng ugat ng paminta. Yun ang nakakapagpatay niyan. Dito po sa mga inaani natin, sabi po ninyo, talagang kagandahan itong ganitong uri na nakuha ko po kay Aling kay Mrs. Duran. Ano po ang pagkakaiba nito dun sa ibang mga butil po? Ito, alaman mo, ito mahaba sa ang haba ng uhay. At puno ng butil. Kaya marami ang kuha. Kung maanim, marami ang kuha nitong ganitong mahaba at madami ang butil. Meron po bang paraan para ganito po ang makuha, Ginoong Bergara? Ito ay makukuha natin, ito ay doon napapatapat sa
parang naaarawan, nahahanginan, na hindi naliliman ng mga ibang sanga, ng sanga ng paminta o kaya ay sanga ng poste. Kaya yan ay natuloy ng ganyan. Ang ibig mo yung sabihin, takaw po araw itong paminta talaga, tumbunga. Sa pagbulaklak niya at pagpapagulang, kailangan talagang mapapasok siya ng araw at hangin. Kailan po ang pinaka-critical na pagtubo po ng isang halaman na kagaya po ng paminta? Yung pinaka-critical, delikadong panahon? Na kanyang paglaki. Di ba may mga panapanahon po na talagang delikado pa? Ang delikado ay talagang tag-araw. Aha, sa tag-araw. Sa tag-araw, kung wala kang tubig. Talagang yan ay kung hindi ang ginagawa namin diyan ay alaga ng gahok ang puno. Aha. Para magpino ang lupa at noong mag-iwin ang basa. Nag-mamulch po kayo? Nagkikilib po kayo? Hindi nakilib. Yung lupa ang pinipino, ang ibabaw. Hindi na kayo nagdidilig naman? Hindi. Pero pag may tubig, pwede. Lalong magaling. Ngayon po kabayan, kung handa na kayo sa pagtatanim ng pinaugat na sanga sa pamintahan, sundin ang mga paalala ng ating pong mga may karanasan at ng palatunto ng ating alamin. Kailangang ihanda ang pagtatamnan ng paminta. Baka bubuting araruhin ng lupa at ilang ulit upang mailagay ito sa ayos. Kung wala namang araro, sukatin ang pagtatam ng may layong 2 meter sa bawat isa. Buhaghagi ng paligid ng lupang tatamnan. Ubukay ng 60 sentimetro kwadrado at may lalim na 40 sentimetro. Tayuan ng posting kakawating buhay na may 8 sentimetro ang bilog na kakapitan ng paminta. Kung ang punla ay galing sa punlaan, ingatang huwag mapuputol ang anumang ugat nito. Hindi po ito mabubuhay ng maayos kabayan kapag naputol ang mga ugat. At kapag ka ito'y itatanim na, ilapit ang dulo ng sanga paayon sa kakawate upang hindi mahirapan sa paggapang ang halaman. Kung walang ulan sa unang araw ng pagtatanim, magdilig na may kasama ring kemikal na kaptan upang masigurong walang peste o sakit na kakapit sa inyong halaman. At kung ang paminta ay tumutubo na, huwag hahayaang kumapal ang mga dahon ng kakawate upang masikatan ng araw ang tumutubong paminta. Tandaan po kabayan, higit na mabilis na magdahon at magsanga ang mga puno po ng kakawate. Mamaya, sa ating pong mga pagpapaliwanag, ay isasama po natin ang kahalagahan ng dahon at sanga at mga siit ng kakawate sa ating pong mga taniman na kagaya po ng pamintahan. Bueno kabayan, tandaan din po ang mga sumusunod na paraan ng pag-aalaga ng paminta. Kapag ito ay may taas ng 80 sentimetro, bumilang ng may 15 sentimetro mula sa dulo at ito ay putulin.
Huwag kayong manghinayang kabayan sapagkat lalong lalago ang mga sanga nito. Bungkalin ang lupa at itaas ang paligid nito na may 10 sentimetro mula sa pantay na lupa. Putulin ang mga unang murang suloy at magbibigay ng mga bagong sanga ang inyong halaman. Alisin din ang mga dahon sa pinakamayor na puno upang makapagbigay ng maaliwalas na pagtubo sa puno. Tandaan din kabayan, sa mga dulo po at sa mga sanga ng puno, lilitaw ang mga bulaklak at bunga ng paminta. Alam po ninyo kabayan, ang paminta ay nabubuhay ng maayos kung ito po ay mahusay na inaalagaan ng isang nagtatanim. Sa panahon ng tag-init at kulang sa kabasaan ng kapaligiran, kailangan ng halaman ang regular na pagdidilig. Kung kulang sa pondo, ang isang nagahalaman gumamit na lamang ng hose ng tubig o kaya na may magtiyagang magdilig sa pamamagitan ng balde. Mapapansing mabubuhay ng maayos ang paminta kung ang mga ito ay mabibigyan ng masaganang tubig sa panahong ito ay dapat na diligin. Samantala kabayan, sa panahon naman ng tag-init, kumisay nakabubuti ring hindi muna alisin ang mga tubong damo sa paligid, dahilan sa ito ay nagbibigay din ng kabasaan sa lupang nakapaligid sa halaman. Kung nadadarang ang lupang pangibabaw sa init ng araw, ito po ay madaling natutuyo. Sa kabilang dako naman kabayan, kung aalisin ang damong tubo sa paligid, siguruhin ding kumuha ng mga dahon ng kakawate at iba pang dahong nabubulok upang magsilbing kilib o mulching sa ating pong halamanan o taniman ng paminta. Sa panahon ng tag-ulan, siguruhin ding walang gaanong dahon at sanga ang kakawating kinakapitan ng paminta. Magtira lamang ng ilang sangang nagdadahon upang hindi naman matuyo ang kakawate. Sa tag-init ay kinakailangan din ng paminta ang kaunting lilim mula sa matinding init ng araw. Okay kabayan, pag-usapan po naman natin ang tungkol sa tinatawag po nating fertilization o paglalagay naman ng pataba. Sa paglalagay ng pataba, kailangan ng paminta ang tulong na manggagaling po sa fertilizer upang ito po ay mabuhay ng maayos. Kung may makukuhang compost, maglagay tuwing ikatlo o ikalawang buwan at ito'y haluan ng 100 gramo ng commercial fertilizer na mayaman sa nitrogeno at potasyo. Ang paminta naman na maaari ng mamunga ay binibigyan ng triple 14. Alam po ninyo kabayan, mayroon pong kagaya po ng ating nabanggit, malaking tulong na naibibigay ang halamang kakawate at ito po ay napatunayan ng mga dalubhasa na nakapagpapataba sa lupa at makatutulong ng malaki sa ating pong pamintahan. Ito po ay napatunayan sa isang pag-aaral na isinagawa ng ating pong mga dalubhasa sa Department of Environment and Natural Resources. Sa kanilang ginawang pagsubok kabayan, ang mga dahon at sanga ng kakawate na kanilang tinaddad ng maliit na piraso ay kanilang pinatuyo at ikinalat po sa mga pagitan ng mga halamanan. At ayon po sa kanilang mga pag-uulat, ang paglalagay ng mga pinagputulan ng kakawate ng 3 taon ay nakapagpapabuti sa kondisyon ng lupa at pinataas ang mga sumusunod. Ang pH o antas ng pagkakaasim at pagkaalkalino ng lupa mula sa 5.6 hanggang 6.8 ng organikong bagay, kabuuang nitrogeno, posporo, potassium at iba pang hindi nakikitang sustansya sa lupa. Ito po yung tinatawag na micronutrients. Gayon din ang mga pinagputulan ng kakawate na ginawang pataba ay pinagbuti ang ani ng halaman. Sa kanila pong mga pagsubok kabayan na ginamit po sa mais ay tumaas po ng 71%. Samantalang sa kanilang ginawang pagsubok sa mani ay 141%. Ito po kabayan ay nangangahulugan na ang puno ng kakawate, ang mga dahon, ang mga siit at mga batang sanga po nito, yung mga murang sanga, ay nakatutulong sa pagpapabuti ng ating pong pinagtatamnan ng mga halaman na kagaya po ng paminta.
Okay kabayan, ipagpatuloy po natin ang ating pong mga talakayin at dumako po naman tayo sa mga peste at sakit na maaaring makuha po natin sa ating kapaligiran na makapipinsala sa ating pong mga taniman ng mga halaman na kagaya ng paminta. Kung tutuusin, walang gaanong kaaway na peste at sakit ang paminta. Subalit mag-ingat din po sa mga sumusunod na sakit at peste. Ang leafhoppers, ito ay maaaring mapuksa sa paggamit ng malathion, isang kutsara sa bawat galong tubig. Root grubs, ito po ay mamiminsala kung hindi mahusay ang daluyan ng tubig ng ating pong pamintahan. African snails, alisin ang mga ito sa taniman at iwasan na lamang ang gumamit ng kemikal. Sa pag-ani po ng paminta kabayan, ang pag-ani ng paminta ay isang nakasisiyang gawain. Dito ay makikita natin kung tayo ay tagumpay sa ating proyekto. Makakaani ng paminta pagkalipas ng 3 taon. Sa unang ani ay hindi gaanong marami, subalit nakasisiya pong may makuha tayong bunga ng paminta sa ating pong mga taniman. Nabanggit ng ating kaibigang ka Primo Vergara na ang paminta sa mga unang taon ay napakahirap na alagaan. Subalit, kapag ka ang mga ito ay lumaki na at naalagaan ng maayos, ang mga ito ay magbibigay ng malaking kita. Ang paminta habang tumataas ang kanyang kapit, dumadami ang ani. Kaya mas magaling, mas mataas. Hindi naman problema yung pagpipitas sapagkat ikaw na may mamimitas eh. Hindi naman ikaw ang mamimitas eh. Ay, yun na may kaya ng mamimitas eh. Tsaka may hagdanan na naman. May hagdan eh. Dahil ng pagtaas ng puno ng paminta, pagtaas din ng bunga. Ang dulo niya napakagaling magbunga. Kaya kailangan din mataas. Yung iba po yung tatanong, pwede rin po ba ito sa mga puno na kagaya po ng mangga, kagaya po ng niyog? Iyan ay pwede sa sa mga mangga. At kita ninyo, iyan, mangga yan, pinakakapitang yan, yung bandar, yung mangga yun, mangga yun. Pero, ang mangga ay pinoproneng. Aalsin mo ang mga sanga niyan. Hindi mo na kailangan ang bunga niyan. Ang paminta na ang iyong pabubungahin at na yan ang iyong aasahan. Kakapitan na lamang po yung mangga. Oh. Ang niyog ay undin. Katulad sa Mindoro, napakalakas ang lupa, maganda ang takbo ng klima. Ay kahit nga niyog, tuloy ang akyat ng paminta. Pero palibhasay ang kanila ay hindi inaalis yung mga dahon. At ang gusto nila ay may bunga rin ang niyog, may bunga ang paminta. Ay ang nawawalay ang bunga ng paminta, natuloy ang bunga ng niyog. Dahil malakas pong kumuha ng sustansya yan. Oo, saka dahil nung kanlong. Nasabing ang bawat puno ng paminta ay nagbibigay ng mayroong isang salup na bunga. Humigit kumulang sa 2 kilo. Sa 1,000 puno ng paminta ay maaaring kumuha ng mayroong 2,000 kilo ng bunga. At kung iisipin na kung may kamahalan ito, ay umaabot ng 200 hanggang 300 ang 1 kilo ng paminta. Malaking pagkakakitaan sa nasabing produkto. Ang kailangan lamang ay tiyaga, ingat at sipag sa pag-aalaga ng paminta. Kabayan, huwag ding kaliligtaan pagkatapos ng pag-ani sa paminta. Diligin ang mga puno at pagkatapos ay maglagay na ng pangunang abono na katulad ng ating ipinapayong 3414. Kung may makukuhang tuyong dumi ng hayop o kaya na may compost,
maglagay na rin ito upang maging maayos ang pagtubo ng paminta. Huwag ilalagay ng malapit sa puno ng halaman o sa ibabaw ng manipis na bahagi ng ugat ang ating commercial fertilizer upang hindi masalanta ang puno. Sa dahilang nagbubunga at nakapag-aani tayo ng paminta sa panahon ng tag-init, maaari ding gumamit ng foliar fertilizer, yung pong ini-spray, upang hindi gaanong mahirapan ang ating mga halaman. Sa pag-ani naman, pakatandaan na kung puputulin ang mga bunga, isama ang pinakadulo ng sanga ng bunga upang ito'y tubuang muli ng mga bagong sanga. At kung hinug na ang mga butil, ay maaari na itong anihin at hindi po dapat hayaang mahulog sa lupa. Subalit may pagkakataong nangingitim na ang mga butil kaya't ang iba'y nahuhulog sa lupa. Puluting maingat ang mga ito sa dahilang malaking salapi po kabayan ang mawawala kung hahayaan na lamang ito sa ibaba. Kadalasan na rin ito ang isang dahilan kung bakit mababa at nababawasan ang kita ng isang nagtatanim ng paminta. Ang mga maling post-harvest practices ay hindi pinag-uukulan ng pansin ng marami sa ating mga nagtatanim. Ang mga pamintang naani ay ibinibilad sa araw hanggang sa ang mga butil ay matuyo at mangitim. Sa ilang taniman, ito'y niyayapakan bago patuyuin upang maalis ang mga butil sa sanga. Pagkatapos na ito'y maalis sa mga sanga, ibinibilad sa ilalim ng sikat ng araw hanggang sa ang mga ito ay matuyo. At dahilan sa dami ng ani, ang ibang taniman ay naglalatag ng malapad na lona at doon pinatutuyo ang mga butil. Samantala kabayan, ang iba naman may sadya ng patuyuang kongkreto sa loob ng kanilang taniman ng paminta. May mga taniman ng paminta na gumagamit na rin ng makinarya upang maalis sa sanga ang mga butil ng paminta. Ang paraang ito ay nakapagpapabawas ng gastusin at panahon sa pag-aalis ng butil ng ating mga produkto. Ayon sa mga ulat at sa karanasan ng ating alamin, ang isang matatag na puno ng paminta ay makukunan ng mula sa 4 hanggang 6 na kilo ng butil at ang pinakapangkaraniwan ay isang salop sa bawat puno. Okay, kabayan, para po sa inyong kaalaman, narito ang mga karagdagang informasyon ukol naman sa pag-aalaga ng paminta. Habang lumalaki ang paminta, kailangang ito'y alagaang nakakapit sa kakawate upang hindi bumagsak. Gumamit ng straw bilang panali. Ilagay sa ayos ang paggapang ng mga ito. Kung minsan mayroon ding mga insektong sumisira ng mga ugat ng halaman at ito ay makikita na lamang na natutuyo, hanapin ang insekto sa lupa at ito ay kunin at patayin. Kung mayroon namang kemikal para sa mga uod o insekto, maglagay nito batay na rin sa sinasabi sa etiketa. Dahilan sa tagal ng panahong tumutubo ang paminta, upang hindi mainip ang isang nagtatanim, maglagay ng mga halamang gulay sa pagitan ng mga hanay ng paminta. Mga halamang gulay na hindi makapamiminsala sa pagtubo ng nasabing halaman. Ang mga ligumbre o kaya halamang gulay na hindi gumagapang ay maaaring patubuin at alagaan sa pagitan ng mga hanay ng paminta. Ang paggagamas o pag-aalis ng damo ay isang gawaing hindi maiiwasan sa pamintahan habang ito po ay tumutubo. Alam po ninyo kabayan, ang mga damo ay kalaban ng halaman sa abonong inyo pong ilalagay. Okay kabayan, para po sa inyong kaalaman, ano po? Ay nice po naming mabanggit na muli na ang unang ani sa inyong pamintahan ay pagkatapos po ng 3 taon. Hindi po, kagaya po ng ating nasabi, hindi po madaling makapagpalaki ng paminta sapagkat mabagal po itong lumaki habang ito po ay isang suloy pa lamang o isang tubo pa lamang. Subalit kapag ka ito po ay nagsimula ng magsanga, ay mabilis na po ang paglaki ng nasabing halaman.
Karagdagang kaalaman, kinakailangan po nito ang mahusay na pagbabantay, kinakailangan po nito ang atin pong paglalagay ng tamang dami po ng abono, ang tamang pagdidilig at ang pag-aalalay po sa kanila habang ito ay lumalaki. At kapag kakabayan ang lahat ng ito, ang ating pong mga ipinapayo sa palatuntunang ating alamin ay inyong nasunod, makakaasa po kayong malaking pakinabang ang inyong pong makukuha sa inyong pamintahan.